sa kamay ng lalaking ito, nagwakas ang buhay ng aso sa barangay Irisan, Baguio City, pasado alas 5 ng hapon, Mayo at 30. Sa videong kuha ng hindi na nagpakilalang netizen, makikita kung paano itinali sa jeep, hinila hanggang sa walang habas sa pinaghahampas ang ulo ng aso. Ang buong pangyayari, nasaksihan ni Mitch, hindi niya tunay na pangalan. The dog was struggling po, wailing, ganun, in pain. The dog was tied to a jeepney, tapos para po hindi makawala, as in tightly tied po yung ano niya, yung neck niya, yung head niya. Tapos habang pong nakatay siya, dun po pinapalo. Anya, masakit ito para sa kanya, lalo pat mayroon din itong alagang aso. Hindi ko po concern yan dati, pero nung nagkaroon po ako ng sarili kong aso, syempre masakit po. Kasi first time ko lang po makakita ng ganun na. Parang pag may sarili po kayong anak, tapos may nakita po kayong bata, iba na inaabuso, syempre ganun po yung mararamdaman nyo. Pero sa tulong ng Fervent Animal Rescue and Advocacy, isang NGO, nagkaroon ito ng lakas ng loob na magsumbong sa mga pulis. Ngayong araw, June 6, isinampa na sa Prosecutor's Office ng Baguio City Justice Hall ang kasong paglabag sa Republic Act No. 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998 sa 52 anyos sa lalaking nagkatay at kasama na rin ang may-ari ng aso. Anila, bigo sila makapagsampa ng kaso sa loob ng 12 oras noong Biyernes dahil sa kakulangan umano ng ebidensya, dahilan upang makalaya din ang itinuturong sospek. Yung sospek ay nakalaya po dahil hindi po natin na-file agad yung case noong Friday dahil sa kakulangan po ng mga ebidensya na dapat ibigay ng ating complainant. Pero gan pa man, ngayong Lunes po ay ma-file po natin yung complaint. Ang kaso ay isinampa ng Biyaya Animal Care, isang grupo na nangangalaga sa kapakanan at karapatan ng mga hayop. We want to be clear. We understand that this is your culture in this part of the Philippines. We understand culture. We accept ritual. We do not accept butchering for graduation parties or celebrations. Ritual has a process and we need to be able to clearly define what the parameters are as to what a ritual is. Isa sa mga inilatag nilang ebidensya ang nakumpiskang bituka ng aso na may sertipikasyon mula sa City Veterinary and Agriculture Office na nagpapatunay na ang bituka ay mula sa isang aso. Mas lumakas pa ang kanilang laban sa kuwang video at pahayag ni Mitch. Nauna nang inihayag ng grupo ang panawagang maaksyonan ang di umano'y lumalalang kaso ng dog meat trade sa lungsod ng Baguio. Even if the law is beautiful, beautifully written, if there is no enforcement or implementation, then it is very much inefficient, unattainable. So what's the use of the law then? Talagang puwan tayo dyan. Hindi tayo. 11 yung aso ko eh. 11 yung one ko eh. Kaya very strong yung aking kampanya laban sa mga ganyan. Yung selling, trading of dog meat. We implement the law kasi doon po talaga tayo. Dahil may batas, kailangan po natin sundin at implement yun. Umaasa ang grupo na magiging maganda ang takbo ng kaso gamit ang kanilang ebidensya laban sa mga itinuturong suspect. Jose Robert Vito para sa Luzon Headlines.